Hey, what's up everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Kilabos sa inyo lahat. Magandang hapon po, ay Mama Sam. Magandang hapon. Hello, 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 hello. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa lahat naman ng mga bago naming subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo sa channel ni Lauren Q. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kamusta ka, Lauren? Ito po, Mama Sam. Okay naman po. Kayo po ba, kamusta? Okay na okay din lang. Siyempre, marami tayong pag-uusapan ngayon na talaga naman nakaka-excite. Kaya excited na ako, Lauren. Huwag na natin patagalin. Okay, sige, Mama Sam. Huwag na natin patagalin. Ito nga, Mama Sam. May dala akong mga chika. Cyril Payomo, Mama Sam. Lalaban ng World Top Model. Ano pong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko, congratulations. Kasi isa to si Cyril Payomo na talaga namang gustong-gusto ko sa Binibining Pilipinas pa lang. Yeah. Alam naman natin kung paano to umatake noong Binibining Pilipinas. At remarkable siya sa kanyang eksena noong naging manananggal siya sa national costume, di ba? So, Cyril Payomo, I think it's a remarkable candidate na kadapat-dapat talaga mailaban sa international pageant. At hindi lang yon, excited din ako dahil alam ko nga hataw siya ng bonggong-bongga pagdating niya sa kanyang international pageant journey, di ba? Ayan, yes. I agree po, Mama Sam. Isa nga siya sa mga top contender nung lumalaban dyan sa Binibining Pilipinas. At yun nga, Mama Sam, remarkable moment niya talaga yung nag-alaman na ng gal costume siya noon. Grabe yun. At ayun po, Mama Sam, once na lumaban siya dito sa Miss, dito sa World Top Model, mapakita niya ulit yung best of the best niya. Ayun, saka syempre, Lauren, sa totoo lang, ito si Cyril Payomo. Ito yung isa sa mga gusto kong magbalik sa Binibining Pilipinas ngayong 2023. Kasi alam mo yung caliber na meron siya, iba din naman talaga. Saka, deserve niya na maipadala sa international stage. At excited ako para sa kanya. Mama Samita naman, dumako naman tayo sa ating pambato na nagwagi sa Miss Cosmo World 2022 na si Magic Cruz. Tingin mo, Mama Sam, itong Miss Cosmo World, kaya mapupunta na kaya ang franchise na to sa Binibining Pilipinas? Okay, so we are excited na malaman yan kung isa ba to sa mga kukunin talaga ng Binibining Pilipinas ngayong taon na to. Pero syempre nandoon tayo na sana kunin. Alam mo kasi, Lauren, syempre maganda tong pamalit sa Miss Grand International. Maaaring yung Miss Grand, isang Miss Grand, iba yung ingay, iba pa rin yung excitement sa kayong experience pag nakasali ka sa Miss Grand, di ba? Kasi para ka rin sumali sa Miss Universe. Yeah. But, sino ba naman aayaw sa 19 million? Di ba? Kung ikaw yung girl na sasali sa Binibining Pilipinas, syempre gusto ko na sa Miss Cosmo kasi ang laki ng price dyan, 19 million. So doon na lang ako sa 19 million. Kahit pasabihin pa natin, wag na ako makarating sa Miss Universe, sa Miss World, at kung ano-ano pang mga bigger na beauty pageant dyan sa mundo, dito na ako sa Miss Cosmo kasi sigurado magiging milyonaryo ako kapag nanalo ako dito. Magkano lang ba ang price sa Miss Universe? Magkano ba ang price dito sa Miss Cosmo? 19 million? Ayaw mo yun, Lauren. O, di ba? So, ibig sabihin, pag napunta to sa Binibining Pilipinas, isa to sa mga pag-aagawan ng mga girls. At parang feeling ko, makakahingkayat ang Binibining Pilipinas na sumali ang mga girls dito sa Binibining Pilipinas. Kahit wala na ang Miss Grand or kahit Miss International na lang yata ang title nila. Kung may Miss Cosmo naman, ay, join ako dyan. Oh, kasi may 19 million. So, I mean, mas marami pa rin girls ang magkakaroon ng interest dahil nga sa laki ng price ng Miss Cosmo yeah. World, di ba? So, doon lang yun, dinaipan na ito ang Miss Universe, Miss World, Miss International, lahat na ng mga bigger pageants sa buong mundo. Ito na talaga yung katapat, ang Miss Cosmo World, di ba? Kasi 19 million, instant millionaire ka kapag nanalo ka dyan. So, kung ako si girl, syempre gusto ko na makuhang corona, Miss Cosmo World, oh. So yon, sinong aayaw sa 19 million, Loret? Sino gusto yung 19 million? At tingin ko,
Pag nakuha to ng Binibining Pilipinas, maraming girls ang magsasalihan. Kasi dati, ang pinoproblema natin dito, baka wala nang sumali sa Binibining Pilipinas kasi parang konti na lang yung corona, parang kung ano ba yung Miss Globe, di ba? So, syempre yung Miss Grand, kapag sumali ka sa Miss Grand, parang sumali sa Miss Universe. Ayun yung inaamol ng mga girls, yung experience na makasali sa biggest budget na ganito. But nandoon pa rin, syempre, yung nawala na sila, nag-iisip siguro ang Binibining Pilipinas, ano ba yung ipapalit? At sana nga makuha nila tong Miss Cosmo World. Kasi pag nakuha nila to, promise, lahat ng girls takbuhan dyan sa Binibining Pilipinas. Baka nga yung mga sasali na sa Miss Universe, ayoko na dito sa Miss Universe Philippines, dito na lang ako sa Miss Cosmo World. Kasi nga, di ba, 19 million na tumatagintik pag nanalo ka doon. So, kaya natin dyan mag-back-to-back and back-to-back and back-to-back and back-to-back. Ganon! So, yun. So, syempre, parang loto lang yan. Sino ang lucky girl na mananalo ng Miss Cosmo World? So, abang-abang. So, swerte ni Magic Cruz, no? Yes, instant millionaire na ngayon, ma'am, si Magic Cruz. Palong-palo, di ba? Sana, so, yes. Yes, I agree po, Mama Sam. Oo, and I agree po, Mama Sam, sa sinabi mo na baka nga hindi na sila sa Miss Universe Philippines magtungo yung mga girls na gustong sumali ng pageant. Baka Binibining Pilipinas na nga, Mama Sam, once makuha na nila ang franchise ng Miss Cosmo World 2022. Alam mo, parang feeling ko strategy game din to ng Miss Cosmo eh. Parang feeling ko next time, hindi na siya ganong kalaki. Kasi parang ano lang to eh, pampaingay ba ng makilala sa buong mundo, di ba? So yun. Talagang binigay sa kanya yung cheque ng ano, live na live. Kumbaga doon pero sa ano. Yes, oh, tsaka mamasam ang swerte ni Magic Cruz kasi sa kanya napunta yung 19 million kung babawasan nila to next year. Diba? Mm-hmm. I think feeling ko babawasan yun. Hindi yung ganong kalaki talaga every year. Pero kung ganong kalaki, di bongga. Pero syempre, isipin mo na lang, sa sila kukuha ng 19 million every year. Yes, oo. Oh, every year, di ba, 19 million. Ang bongga naman nun. So, kahit siguro ikaw yung nagninegosyo, malulugi ka. Yes. Isa lang itong paraan ng Miss Cosmo na pampainay para mas makilala yung pageant nila sa buong mundo. And I think 1 year, 2 years, I think magbabago yung presyo niya. But Magic Cruz, she's a lucky girl talaga. Na alam mo yun, pag swerte talaga pumalo sa'yo. Pero in fairness naman kasi Lauren kay Magic Cruz, napakabait na kandidata talaga sa Binibining Pilipinas. She's a very humble. Naalala ko yung in-interview ko siya. Sabi niya sa akin, Mama Sam, wala na akong, hindi ko nga alam sa nakukuha ang panggastos para sa aking pageant. Tapos naalala ko din yung nag-uusap kami na parang, sa hindi ko alam kung ilalabat ko pa ba itong Binibini. Tapos yung nag-second runner-up siya sa Binibini Pilipinas, she's okay. Pero kasi napakabait na tao, kaya nabigyan ng opportunity na makasama sa pageant na to. Saka si Meji kasi siya yung masunurin na tao eh. Masunurin siya sa Binibining Pilipinas. Natatandaan ko pa, gusto niya na sumali sa international pageant kasi meron ngang nagpupus sa kanya na gustong siyang pasalihin sa international pageant kasi overage na siya. Tapos, ang sabi naman, ayun nga, sabi niya, overage na ako, gusto ko sumali sa ganitong pageant. So, ayun yung goal niya talaga. Gusto niya makarating sa international pageant. Pero since na masunurin siya sa Binibining Pilipinas, hindi siya sumali. Give up niya yun. As in, give up niya talaga yun, Loren. So, marami nang hinayang na baka hindi na siya makasali sa international pageant. Baka hindi na siya, ayun, talaga as in, kinulose niya na yung mind niya na hindi na siya makakarating sa international pageant. Pero, nagkaroon ng pagkakataon, ito nga Cosmo World at ang nag-recommend sa kanya mismo ang Binibining Pilipinas. So, nakita mo yun nangyari, di ba? Dahil napaka masunurin siya, yung blessing sa kanya ni God umulan ng todo-todo. Galing. Oh, tingnan mo to si ano, si Herlin Budol. Oh, si Herlin Budol, hindi siya sila sumusunod sa Binibining Pilipinas. Ayaw niya. Ayaw gusto nila sumali sa international pageant. Kahit hindi under ng Binibining Pilipinas. So, umalis pa rin sila. So, ano nangyari? Na karma lang. So, kung makikita mo, who's follow? Diba? Sino ba yung sumusunod? At sino ba yung matigas yung ulo? At ano ba yung nangyayari sa mga sumusunod? At ano ba yung nangyayari doon sa matitigas ang ulo? So, wala lang dito.
So, congratulations. And I think ang Binibining Pilipinas, patuloy silang mananatiling mag-shine kahit gaano pa katagal to kasi ando doon yung kalidad. Ando doon yung quality. So, may mga girls na sumasali dyan na masunurin, may mga girls na sumasali dyan na talagang matitigas yung ulo. So, ano nangyayari sa girl? Isang magandang halimbawa si Magic Cruz sa mga girls na sumasaway, sa mga girls na hindi marunong magtiis, hindi marunong magtiyaga. Si Magic Cruz, ang laki ng give up niya. Sabi niya ganun, di ba? Hindi niya na alam kung makakasali siya sa international pageant. Talagang ayun talaga yung mismo sinabi niya sa akin noong time nag-guest ko siya in backstage. Yung sabi niya, ay naku mama Sam, kung alam mo lang, gusto ko na magre-resign sana siya nung sa Binibining Pilipinas kasi gusto niyang sumali sa pageant kasi last time na, last chance niya na lang yon. Pero dahil siguro sinunod niya yung Binibini, eh maganda naman yung nangyari. Tingnan mo naman, yes. May 19 million siya, oh, di ba? Oo, ang swerte niya talaga Mama Sam dun sa... Ang swerte niya talaga Mama Sam at yun nga, nag-title siya bilang Miss Cosmo World, di ba? Basta ang tao talaga, God is good all the time. Yes. Mama Sam, ito naman. Dumako naman tayo ng Miss Universe. Mama Sam, ito, ano pong masasabi mo sa bagong Miss Universe Bolivia? Tingin mo Mama Sam malakas kaya ito? At tingin mo ba Mama Sam makakasabay kaya ito sa mga top contender ngayon sa Miss Universe 2022? Okay. Kung tutuusin, syempre, mas maganda kung ang inilaban nila nung nakaraan kasi nakita naman natin palaban din talaga yung ano yun. Kaya lang, may attitude din. So, another story na naman to. Sino ba ang may attitude at sino ba yung wala? Diba? Kapag nag-a-attitude ka, anong nangyayari? So, bumabalik lang sa'yo lahat yan. So, ano nangyari kay Miss Bolivia na dethrone? So, yung bago ngayon, alam mo, maliit lang yung chance niya na makasabay doon sa mga kandidata kasi maliit lang yung preparasyon niya. Ilang araw na lang mag-Miss Universe na. It's almost kulang-kulang na lang na wala na ngang 30 days eh. It's a 25 days. Mag-i-start na ang Miss Universe. Kumbaga, kung iisipin mo, Loren, konting panahon na lang, magsisimula na yung bakbakan, eh ano bang preparasyon ang gagawin niya? Syempre mula sa national costume, evening gown, saka syempre yung styling, yung pasarela, lahat yon bubuuin niya yon sa loob lang ng 10 araw or 15 days. But lagi ko sinasabi, kung ang tao ay isang mabuti, walang imposible sa itaas. So maaaring makasabay kung talagang magaling siya, pero maliit yung chance sa nakikita ko ha. Maliit yung chance, ha? But pag pumasok to sa semifinals, napakaswerte. Yes. I agree naman po, Mama Sam, dun sa sinabi mo. At yun nga, Mama Sam, kung magaling nga talaga siya, kaya niya makisabay kahit sa mga top contender pa yan, kahit konti na lang yung time niya sa paghahanda niya para sumabak bilang Miss Universe 2022 candidates. Saka, Loren, tignan mo, nangihinayan lang ako doon sa dati na na-dethrone kasi parang dahil lang sa isang iglap na wala sa kanya yung lahat. Di ba? Parang yung dream niyang makasali sa Miss Universe na wala yun at hindi na siya makakasali. Di ba? Kasi syempre sino pa ba kukuha sa kanya kung ganun siya. Kumbaga parang, ayun eh, dapat kasi talaga check natin yung attitude natin. Kasi ganun yung nangyayari sa tao na matigas yung ulo, kung ano-ano lang ginagawa. Kumbaga parang, ang nakikita ko kasi sa kanya, nandoon yung panghihinayang at nasa huli talaga yung pagsisisi. Diba? Wala naman nagsisisi sa umi. Lahat yan nasa huli yan. So, ano nangyari sa kanya? Na-lost everything sa isang iglap. Dahil lang sa tumawa siya. Attitude. Ligwa kang lola mo. Ayan! So, dapat tayo talaga, ano, isip-isip din pag may time. Ayan. Ito naman po, Mama Sam. Dumako naman tayo ng Miss International. Mama Sam, ano pong masasabi mo sa outfit ni Hannah Arnold from day 1 to day 4? Okay, outfit ni Hannah Arnold. Bongga, syempre. Ikaw ba naman, makita mo ba naman yung outfit ni Hannah Arnold na talaga namang day 1? Actually, paano siya eh?
paganda siya ng paganda. Actually, yung last outfit niya kanina, sobrang panalo. So doon makikita mo talaga na prepared si Hannah Arnold mula sa styling. Kung mapapansin mo yung hair niya, una nakaladlad, tapos ipoponin niya, tapos nakapakas naman. So, iba-iba yung nakikita mo sa kanya. At kahit yung pananamit niya talagang prepared siya kung ano yung gagamitin niya, ano ba yung tamang kulay na gamitin, either yung makeup niya sobrang light lang. Gusto ko yung styling ni Hannah Arnold dito. At syempre titignan natin kung anong gagawin niyang pasabog sa malapit sa coronation night, di ba? Kapag nag-preliminary na sila. So tignan natin kung paano to aatake sa kanyang pasarela. Ano bang ibig ito ng gagamitin niya? At malapit na yon, this week na yon, di ba? Kasi ang coronation night nila ay sa December 13. So medyo busy na talaga ang Miss International this week. Yes, so malapit na nga mamasam ang kanilang coronation night. At yun nga mamasam, aabangan natin kung anong ipapakita ni Hannah Arnold sa coronation night ng Miss International. Ako ang gusto kong ano niya, gusto kong outfit na sinuot niya. I think yung, pakita mo nga uli, Lore. Yung second day. Mm-hmm. Ayan, yung naka-pink. Gusto ko yan. Tapos gusto ko din tong naka-turtleneck siya. Na color gray. Yes. No, ayoko yung gown. Yung gown parang kinuha sa bowl ni Madam Estella. So, gusto ko yung gusto ko rin yan. So, para siyang majorate. So, syempre, nag-aabang pa tayo ng... Gusto ko kasi yung ayos, hindi masyadong narag yung datina, di ba? So, medyo parang talagang prepared na prepared. Pero mas gusto ko yung kanina, mas bongga. Ayan. Naka-turtle neck pa din siya. Ito yun, di ba? Ayan. Hindi, ayan yung gusto ko yan. Gusto ko rin yan. Yes, ang ganda-ganda niya dyan. Gusto ko yung ayos, gusto ko yung lahat, everything, panalo. Miss International. Fresh. Ang fresh na mukha niya, Mama Sam. Totoo, yes. Ayan. Mama Sam, ito naman. Tingin mo bakit kaya hanggang ngayon wala pang photo together si Miss Indonesia at si Miss Philippines dyan sa Miss International? Tingin mo, Mama Sam, umiiwas kaya si Miss Indonesia sa kabila na para silang may dugong Australiana? Siyempre, umiiwas siya kay Miss Philippines kasi una, alam niya na ito ang sagabal sa kanya para kumuha ng corona ng Miss International. Oo. So kahit sino naman, siyempre, di ba, nandun siya sa strategy game niya. Iwas-iwas na lang tayo, baka mas mapansin siya kesa sa akin. Ganun yung drama. Kasi siyempre, alam naman natin na yung atake niya, minsan nga yung mga photos niya, solo-solo lang siya. Parang feeling ko nagpapakuha na lang siya mag-isa para lang mo ma-post. So yun. Parang feeling ko, ang tingin niya kasi kay Miss Philippines is tinig sa kanya. Ay, ito yung matindi kong makakalaban dito. So, kahit naman siguro ikaw, kapag alam mo siya yung matinding makakalaban mo, bakit ka didikit? So, dapat iwas-iwas ka konti. Para, lalo na kung alam mo mas maganda siya kaysa sa'yo, eh baka lumutang yung ganda niya. O, di ba? So, matabunan ka. So, dinadaan niya sa styling talaga. Yung styling niya talaga, talagang bongga din naman. Ayaw din magpakabong. Pero nakikita ko, nandoon kasi siya, yung laban na laban siya. Dapat hindi ganon. Ayun yung mali naman yung atake doon. Kasi dapat ang ginawa niya lang, yung go to the flow lang. Kasi hindi na authentic. Hindi na siya genuine. Hindi na ganon yung real yung makikita sa kanya. Kundi puro, ano na lang, pagpapanggap na yon. Kasi nandoon siya yung mindset niya, hindi, kailangan laban ako today. Ah, kailangan maganda ako today. Ay, iwas tayo kay ganito. So, hindi naman siguro junga ang organization para hindi mapansin yon. Yes. So yun yung maling strategy. Batayaan lang natin dyan si Miss Indonesia kasi hindi din naman natin alam. Baka mamaya talagang hindi sila nagkakatugma na magkita ni Miss Philippines. Diba? Kasi grupo by grupo sila. So baka napupunta siya sa ibang group at doon sa ibang group, siya yun nagsashine doon. But magkakaalaman niya syempre sa preliminary competition kung kaninong performance ba talaga ang mas prepared. Basta ang alam ko, si Miss Philippines, nandun siya sa strategy game niya at then nakikita naman natin na prepared naman si Hannah Arnold. All 3 years niya itong pinagandaan, Lore. So tingin mo ba, papayag na lang si Hannah Arnold na ganun-ganun na lang na mawala sa extent? Syempre, Mama Sam, hindi. Lahat naman sila dyan, Mama Sam, na as in lumalaban para makuha ang corona ng Miss International. Diba? Totoo naman.
So, yun. So, yun yung aabangan natin. Kasi, syempre, itong nakikita natin kay Hannah Arnold, puro patikim lang to ni Hannah Arnold. Wala pa siya doon sa mismong exciting moment. Kapag rumampa na sila, yun. Doon na natin makikita kung sino ba talaga yung magaling. Kahit naman si Miss Peru, sinasabi nila, si Miss Peru, naku, ang ganda ng mukha. Ay, mali mo, photogenic lang naman pala siya. Hindi naman natin siya nakikita ng personal, di ba? Iba pa rin kasi may mga kandidata na kapag tinignan mo siya in videos, in photos, maganda talaga siya. Example lang kita, Ivana Bachelor. Maganda siya sa video, maganda siya sa, yung register niya sa video, saka sa camera, sa mga photos niya, maganda. Pero sa personal, to be honest, hindi ko maintindihan, talagang hindi ko siya napansin. Kahit nandiyan dyan na siya, naka-corona na siya, hindi ko masabi na, wow, ang ganda-ganda naman niya. No. Iba talaga. Iba yung feeling ko nung kay Ivana Bachelor. So, ganito rin dito kay, ano, kay Miss Peru. Hindi natin alam. Kasi ang mukha ni Miss Peru, yung charming na babae. Charming yung makikita mo sa kanya. Yung ang ganda ng mata, yung mata parang lagi naka-smile. But depende yan sa performance pa rin ng kandidata. Either Indonesia, maganda si Miss Indonesia pero hindi natin alam kung ano ang performance level na ipapakita nila sa competition ng Miss International. At doon magkakaalaman pag nagsimula na yung kanilang preliminary competition. At doon natin makikita kung sino ba talaga ang pasok at sino ba talaga ang mawawala sa eksena. So, maaari para sa atin panalo si Hannah Arnold pero hindi natin alam sa organization na ano ba, kamusta ba ang status ni Hannah Arnold. But isa lang nasisiguro ko dito, mabuting tao si Hannah Arnold. At lahat ng mabuting tao, lagi may kapalit dyan. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga tinatalakay namin ni Lauren Q? Tingin ba ninyo guys, umiiwas si Miss Indonesia kay Miss Hannah Arnold dahil no, ayaw niya matabunan siya ng ganda ni Hannah Arnold? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan namin ni Lauren Q. Ayan, so yun sa lahat ng tumutok sa amin ngayong hapon. Maraming salamat po. At guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe and click nyo na rin po notification bell para lagi kayong updated. So yun guys, maraming salamat. Always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thanks for watching!